Natatandaan nyo ba mga idol nung nakarang araw nung sinabi neto ni Tracy McGrady na ito nga daw si Stephen Curry ay wala sa level neto ni LeBron James, Michael Jordan and Kobe Bryant? Well, mga idol, parang ngayon nga ay binasura na ito ni Stephen Curry matapos ang kanyang Game 4 performance. Dahil alam nyo ba mga idol, ngayong NBA Finals ay nag-average nga si Steph Curry ng 25 plus points, 5 plus rebounds, 5 plus assists on 55% true shooting. At alam nyo ba mga idol kung sino ang kasama dyan ni Stephen Curry? Yung sinabi lang naman ni Tracy McGrady na hindi niya ka-level na si Michael Jordan, LeBron James, nandyan din si Giannis at itong si Stephen Curry. At isa pang statistics ni Steph Curry mga idol na naglinya nga sa kanya dito kay Michael Jordan at LeBron James ay siya nga ang third oldest player mga idol in NBA Finals history na umiscore ng 40 plus points. Very ironic nga mga idol na sinabi neto ni Tracy McGrady na hindi nga daw kalinya neto ni Stephen Curry si LeBron James at Michael Jordan bago ang Game 4. Pero matapos nga ang Game 4 mga idol, sa history, kalinya neto ni Stephen Curry si LeBron James at Michael Jordan, hindi lamang isang beses kung hindi dalawang beses pa nga. So sino ba mga idol ang papaniwalaan natin? Ito bang si Tracy McGrady at ang kanyang opinion or ang history na mismo? Diba? Talaga naman mga idol, pinahiya na ito ni Steph itong si Tracy McGrady. Pinakain niya nga itong si T-Mac ng kanyang mga sariling salita. Wala pa ngang 24 hours mga idol nang sabihin ni T-Mac ang kanyang opinion tapos binahuyan agad siya ni Stephen Curry. Kaya naman mga idol, siguro't isa na ito sa maraming dahilan kung bakit nga naghalimaw itong si Stephen Curry kahapon sa Game 4. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin itong balita patungkol kay LeBron James at kay Jason Tatum. Siguradong ikatutuwa nga ito ni LeBron mga idol dahil si Jason Tatum ay 4 turnovers away para lagpasan niya si LeBron James sa most turnover in a single playoff run. Sandamakmak na nga mga idol ang turnovers neto ni Jason Tatum ngayong playoffs. Si LeBron ay merong 91 sa kanyang playoff run at baka lagpasan na ito neto ni Tatum mga idol. May 3 games pa nga siyang natitira. At alam nyo ba mga idol, isang dahilan din yan kung bakit sila natalo kahapon. Napakaraming turnovers nito mga idol ng Boston Celtics. Ang problema pa nga doon mga idol at ang masakit para sa kanila ay ang forced turnovers yun. Hindi nga nila iniingatan ng bola at itong ginawa ng Warriors. Dahil hindi nyo iniingatan ng bola, ite-take advantage namin ito. At ayun, natalo pa nga sila at nawalan sila ng tsansa na magkaroon ng commanding series lead na 3-1. Pero anyways nga mga idol, kung itong si Tatum ay pagpapatuloy ang hindi ganyang magandang gawain na pag-turnover, baka i-cause niya pa mga idol ang team ng Boston Celtics sa isang talo or worst case scenario ay baka championship pa nga. Kaya mga idol, sa next 3 games, maging matalino si Jason Tatum sa kanyang pagdedesisyon at iwasan na nga hanggat maaari ang pag-turnover. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin para sa ating next balita, ang isang player nga daw na malaki ang maitutulong sa Warriors kung kukunin nila ito. Yan nga ay si OG Anunoby ng Toronto Raptors. Balita nga ng nakaraan mga idol na ito nga daw si Anunoby ay hindi satisfied sa kanyang team na Raptors. Ibig sabihin niyan mga idol, hindi nga masaya itong si OG sa kanyang team na Raptors. Kaya naman ang isang NBA executive mga idol ay nagpropose sa Warriors. Kunin nga daw itong si OG Anunoby na kilala bilang isang 3&D player mala Andrew Wiggins mga idol. At ipalit nga daw itong si James Wiseman pati na rin si Jonathan Kuminga. Well mga idol, obviously hindi itong magandang trade para sa Warriors. Bakit naman nila ibibigay ang kanilang dalawang young player na may bright future para nga lamang dito kay OG Anunoby, di ba? Maintindihan natin na very solid two-way player na nga siya kung saan nag-average siya last season ng 17 points per game, 5.5 rebounds and 2.6 assists. Pero mga idol, kahit na sinasabi nga nilang pamalit yan kay Andrew Wiggins para mas lalong makatulong dito sa Warriors, eh ang tanong mga idol, kailangan pa nga ba talaga ng tulong ng Warriors? Tingnan natin kung nasan sila ngayon mga idol, NBA Finals na tapos 2 wins away from a championship. Kailangan pa ba nila ng tulong ni OG Anunoby kapalit ng kanilang dalawang young player? Sa tingin ko mga idol ay hindi na. Eh parang mala OG Anunoby na rin naman mga idol itong si Jonathan Kuminga. Kailangan na lang ito nilang i-develop mga idol. Kaya nga't habang sila'y nananalo ngayon, nagko-compete para sa title ay dine-develop na nila si Kuminga. Para nga naman kapag naging two-way player na siya, handa nang tumulong sa Warriors ay ayun. Meron na nga rin silang OG Anunoby mga idol na magaling na two-way player. Tapos hindi pa nga sila nag-trade at nawalan ng player. Kaya naman mga idol, siguradong hindi magandang move itong proposal ng isang NBA executive para nga sa Warriors. Parang on purpose mga idol, intentional nga na nilulugi ang team ng Golden State at binababaan ang value ng mga young player ng Warriors.
Pero anyways nga mga idol, yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa iyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!